Hello guys and welcome back again sa Wonderlast Films, and on today's video, magre-react naman tayo sa trailer ng Lolong. So matagal na ito nag-i-air pero ayun, hindi pa rin namin ito napapanood and ngayon ko lang makikita yung trailer nito. And sabi kasi nila maganda daw yung CGI and maganda daw yung story, and I think nag-viral din yung marketing nila dati, yung merong malaking buhaya na natagpuan sa Antipolo, which is marketing lang pala nila. Which is very good naman kasi nag-work siya. So nag-ingay yung lolong that time. So ayun, react na tayo. Let's go. Roll the intro. Nice, ang ganda ng establishing shots nila. Maraming taon na nakalipas. Ang ganda ng mga shots nila dito. Sa East of Bobby. Yun ang... You had... Ano ang scene yun? Natamimi kayo. Yun ang explosion, walang sparks po. Stay your car! Wait. Everybody your calm down! Yun ang explosion. Ako lang yun dito sa atin, ano eh. Pagka nagbato ng explosion, laging merong spark dapat ng ano eh, ng mga welding. Walang sparks. Hanggang nakawin at ilang group ng mga... Baka sabihin nyo na naman, bias ako na iba lang talaga yung mga dito. Atubaw? Ayun! Walang explosion yun! Ganun dapat! Yun, dahil na. Ganda ng CGI nga. I think gumagamit sila ng practical dito na crocodile pagka mga close up, mga may interactions, which is a very smart way to do. May mga namatay daw dito sa lugar na sa mga buhaya pa rin ibinintang. Hindi tayo papayag kung meron namang isang mawawala sa atin. Ang ganda ng grading. Ang mga cancer na dapat mawala. Sila ang dahilan lahat ng mga kaguluhan dito sa atin. Yun lang, nagkaroon. Ano na buhaya sa ilong kayo? Buhaya! Napaka na yung buhaya! Kaya kayong lalurin ng lahat sa kasabay. Nice! And it's this kind of water. Gives me life and fall still. Yung grading nila, Korean inspired. K-drama inspired. Nice, ang ganda nun. Yun! Ganda! Hindi ka katulad ng ibang tao sa tumahan. Espesyal ka. Yun ang buhay na pinili ko. Hindi mo pwedeng talikuran ng tuloy ng gang. Angas na to. Ganda. See, hindi nakaka-distract pagka walang sparks yung mga explosion. Pero gusto ko rin maging mabuti tao. Lang. Yung kanta lang. Biglang ganun. Lang, doon lang kayo nag-fail. Sa background music niya. Eh, ganun ang ano. Iwanan. Sino ba rin sabi sa iwanan kita? Kahit naman may sa Tagalog na lang yung ano, background music. Na bagong tao. Ikaw pa rin ang nag-iisang LC ng buhay ko. Si Bella, taga Maynila. Ang ganda ng grading nila dito, no? Wait lang. Kanina ko pa binabanggit yung grading. Ano nga ba yung color grading? Ang color grading ay isang proseso sa editing kung saan kukulayan mo yung footage mo
base sa gusto mong mood na maramdaman ng tao dun sa film mo. Basically, it helps set the overall tone of your film. So, kung love story siya, usually, warm colors yung ginagamit. Kung horror naman, more on green or blue. Red kung medyo gory or you want to emphasize violence. By the way, ang color grading ay iba sa color correction. Ang color correction ay ginagawa naman bago ang color grading. Dito naman, i-adjust lang natin yung kulay, yung saturation, contrast, at exposure. So, ano ba yung goal ng color correction? Well, basically, kailangan lang natin i-adjust yung footage base kung paano siya natural na nakikita ng mga mata natin during film production. Sa madaling salita, color correction is what you see with your eyes and color grading is what you see with your heart. So, ayun. Pilit kong intindihan ka eh, pero iniiwan mo ako! Kaya ko sumalo ng bahala para sa'yo, Elsie. Yeah, it's rewind time. Lang. Yung kanta lang. Kailanman hindi pwede magmahal ang katubaw ng isang tao. Ano ba yung atubaw? Mula sa ideya ni Jessica Soho. Yo, Maui Taylor. Ooh. Surfboard si ano? Dakila ba yun? Dakila pa pangalan? Yun lang. Medyo. Alright! So, ayun! Props dun sa gumawa ng trailer. Ang ganda. And ano yung mga nagustuhan ko dito? Yung... Ang ganda ng bawat scenery. Like, nako-compare ko siya tuloy dun sa... Yun sa ibang pinanood natin na sirang-sira yung grading, parang ganun. Ito, ang ganda nung pagka-establishing kasi gumamit talaga sila dito ng... Though, kasi ito, umaga siya eh. So, mahirap talagang i-grade yung mga gabi na establishing shots. Pero, regardless, ang ganda nung mga establishing shots sila, ang ganda nung bawat scenes, ang ganda ng kulay, ang ganda ng skin tone. Tapos, yung gusto ko rin yung smart way na gumamit sila ng practical na crocodile sa mga interactions, sa mga scenes na nakalapit ni sino yung bida dito? Sino yung bida dito? Si Lolong? Di, si Ruru Madrid, ayun. Ayun, pagka may interaction si Ruru Madrid dun sa crocodile, ginagawa nilang practical, which is a very smart way. Tapos, siguro, di, actually, for a teleserye like this, ang ganda na ng CGI na to. Sana lang maging consistent sila all throughout ng buong episode sila. So baka sabihin nyo, bias na naman kami sa GMA kasi puring-puri ko itong trailer na to. Ang ganda naman kasi talaga eh. And kung pangit naman, sabihin naman natin na ano eh. Pero so far, itong napanood ko dito sa trailer, okay siya. Wala akong masyadong masabi. And good job GMA, nag-improve yung lighting nyo, hindi na siya plat na plat. Hindi siya yung parang dati na may pwesto mo lang yung ilaw, okay na yun. Pero this time, ang ganda ng scene na to. And ayun, props dun sa mga actors, ang gagaling. Kahit trailer pa lang, and ayun yung sense ng trailer. Yung mapasabik mo yung audience mo and na-achieve nila yun.
Parang gusto ko tuloy siyang panoorin. So, let me know guys kung maganda ba tong story ng lolong. Comment below. So, ayun, kung nag-enjoy kayo sa napanood nyo ngayon, please make sure to subscribe to our channel and click the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga future contents. So, ayun, see you on our next video. Bye!